sampai, malapit na tayo sa Blue Lagoon. Ang kilingan, Gordon Isabela. First time po, kaya tignan natin kung maganda nga talaga ang pinagmamalaking Blue Lagoon ng Gordon Isabela. Adventure sa araw na ito. Ngayong Sabado, wee time ang tawag dito. Kaming dalawa lang. Ayan. So yun, mga katambay, nakarating na tayo rin sa Blue Lagoon. Kasi dati, may pinagbabayaran ng entrance doon. Kasi galing na ako dati rito. May kasama ko yung isa, yung Tony Andres. Naalala niyo sa video natin nung mga ano, months na siguro nakalipas nang pumunta tayo rito. So nag-request yung asawa ko na balikan namin to kasi hindi niya napasyalan. Nung pumunta kami rito, may entrance pa dyan.
May binibilan pa eh. Oo. Ngayon may mga ano na. Kasi dati may mga nagtitinda rito. May mga paalala rin sila doon. Nasaan na ba yun? Ayun, mga paalala nila na bawal maligo. Kasi bawal kasi maligo rito. Kasi may ano yan, may chemical. Dati kasi ang daming tao rito. May mga binibilan pa sila. May binibilan pa kami ng mga ano dyan dati. Ayan o, kita nyo naman, ang ganda. Ayan. Ang pangalan niyan ay Blue Lagoon. Cordon Isabela, Kakilingan. Kakilingan yata itong lugar na ito. Ayan yung asawa ko. Ayan. First time, ang saya. Dati kasi, nung pumunta kami rito, ayan o, may mga nagtitinda rito. Ayan. Hindi lang natin alam, pero ini-improve na nila yung lugar. May mga kubo na rin dati, wala itong mga kubo na ito. Ayan o. Walang katao-tao, dati kasi may mga nagtitinda. May pinagbayaran kami dati rito ng ano, entrance. Kasi ang entrance dati rito, mga katambay, 20 pesos. Pang ano nila, pang develop nila dito sa lugar na to. Yan, dito dati kami dyan bumili. Pero siguro maaga pa kaya walang tao. Yan, meron silang mga ano dito. Mga signage na nakalagay na bawal. Ayan, reminder yan. Yan, mga reminder nila. Kasi bawal kasi maligo. Katulad ngayon. Bawal kasi may chemical yung tubig. Pero makita mo naman, laki na ng pinagbago niya. Kasi nung last na pumunta tayo rito, kung mapapanood nyo yung video natin, wala pa tong mga to. Ito, wala pa to. Tsaka yan, wala. Nila. Wala pa rin yan. So, ini-improve na nila yung lugar. Mga ilang ano lang to, mga katambay, taon o buwan. Siguro, pag natapos tong pandemic na to, sigurado gaganda tong lugar na to. Magkakaroon, baka hindi ko lang din alam, baka lumaki na rin yung entrance, gano'n. Kasi ano, oh. Maganda yung view. Maganda niya, oh. Yan. Umakit pa kami doon, eh. Doon, umakit pa akong una doon. So yun, pinakantahan doon. Oo, oh, malamang. Ah, binabot ko na nga sa'yo, iniwan mo pa. Iwan niyo yung tubig. Yan. Walang ano. Walang katao-tao. Ang dami dito. Ang dami nagtitinda rito. Hindi ko lang alam kung masyado tayo maaga. Kasi anong oras na ba? Kasi nung pumunta kami rito, may ano, isang buwan yata mahigit. Alas 12 kami nung pumunta rito ng tanghali. So, ang daming tao rito. Mga pasyal sila. Ito yung mga safety reminder nila. Yan. Na bawal maligo. Yan, dangerous area. No swimming, no picture taking. Kasi may chemical nga. So, pag pumunta kayo rito mga katambay, lalo na kung gusto nyo pumasyal ito, siguro pag tapos na ng pandemic, may huwag kayo mag-alala sa pwedeng pagbila ng pagkain kasi nagtitinda sila rito. Ah, katulad sinabi ko sa inyo yan, man, dyan sila mga nagtitinda, yan, mga yan. Ini-improve na nila. Malaki na pinagbago. Buwan pa lang to nung umalis kami rito. Nung umalis. Nang pumasyal kami rito. Malaki na ng pinagbago niya. May mga tinanim na rin sila. Nakuhan. Ayan o. Dragon fruit yata yan. Ayan o. Ayan yan. Mga dragon fruit. Ano yung asawa ko? Siya nag-request kasi rito na pumunta, bumalik kasi gusto rin niyo makita.
Isa rin ang nahuhuli. Nagsasalta mag-isa. Ha? Yan, baka sa susunod ng mga taon to, meron na namang mga kwan dyan, mga kubo-kubo. Kasi katulad niya yung pinakita sa inyo kanina yan, oh. Yan, oh, dragon fruit yan, eh. Pero pag tumubo yan, maganda yan, lalagyan nila ng mga kwan. Nakakapagod umakyat. Ino muna ako. Umakyat doon pa tayo sa may akyat. Ino muna ako mga katambay. Medyo natutuya na tayo ng... Ano yung mga tanim nila dyan, oh? Ano yung mga yan? Ano? Ano yung mga to, oh? Dragon fruit. Ay, may dragon fruit. Tunda natin sa taas doon. Ano yung may mga butas-butas siya ganun, oh? Ano yun? Yung pinagminahan yan, oh. May mga bahay din sa taas. Ayan, makita mo naman yan, yung mga butas na yan, oh. Mining. Bago maligo dyan. Walang nabubuhay na ano dyan. Walang nabubuhay na isda, ganun. Kahit yung mga damo, makita mo, namamatay sa mga gilid-gilid. Makita mo, sobrang linis yung paligid niya. May aso doon. Aso may bahay doon. Oh, may bahay dyan sa taas. Kaya tayo sa taas. Doon. Hiking ulit. Mukhang malilibre tayo ngayon mga katambay kasi nung pumunta kami rito may 20 pesos na entrance. Mm-hmm. Eh ngayon wala pa. Dahil Sabado siguro. Hindi ko alam. Baka dahil na rin sa pandemic. Kaya... kakaiba yung kulay. Dahil saan naman? Tayo sa ganyan, di. Saan? Yan, sa may bundok ba yan? Ba, naging ganyan yung bundok na. Nagkaroon siya ng shape na ganyan. Hinukay nga, mami. Mining, hinukay. Kasi nagkaroon ng tubig dyan. Ang ganda ng, ang ganda ng pagka-design niya ng bundok na yan. Para magiging talagang tourist attraction. Kasi nga, kakaiba. Kakaiba, kaya magiging tourist attraction ito. Ayan. Kasi kakaiba yung kulay ng tubig. Ayan. Napakaganda, oh. Siguraduhin ko to, pag natapos tong lockdown-lockdown yan, itong mga susunod na buwan, mga taon, napakaraming tao rito. Ang ganda dyan, oh, kung lalagyan pa nila ng mga kubo-kubo dyan, itong mga gilid, lalo na dito. Pero pag pumunta ka rito, pwede ka naman siguro maglano dito, kung magbaon, magluto ka na, pwede naman, malawak naman. Pero kaya matatakot na walang mabilan, may tubo, walang mabilan na tubig, nagtitinda sila rito. Ito yung pinakita ko sa inyo kanina, yung mga kubo sa baba. Titinda sila dyan ng mga tubig, merenda. Ay, mga bago lang na kubo yung mga yan, eh. Yung mga yan, bagong kubo lang yan. Kasi nung katulad ng sinabi ko sa inyo, nanggaling na rin kami rito ng mga ilang buwan na nakalipas. So malaki na ang pinagbago niya. May mga bagong tayo na rin ng mga kubo. Cottage. Yan. Sarap sana yan kung pwedeng maligo. Kaso baka pag-ahon mo dyan, eh, wala ka ng balat. Kakaiba kasi yung kulay, kaya unique. Hello. Pag sinabi palang lagoon, ito yung pag meaning Webster dictionary ng shallow ay ng lagoon is a shallow artificial pond.
or pool. So ito ibig sabihin talaga artificial kasi ginawa talaga siya. Ay, may tubig dun o na lumalabas. Yung mga chemical tamo, kulay green. Yun. So sabi ko nga, magiging tourist attraction ito kasi kakaiba ang kulay ng tubig. Tsaka maganda yung pagka-design ng bundok. Ayan. Tapos yun, yung may mga tubig na lumalabas doon. Pero yun lang, talagang for ano lang siya, sightseeing lang. Sightseeing kasi hindi ka pwedeng, hindi mo pwedeng hawakan yung tubig. Aha. Kasi may bawal, may safety reminders sila doon na hindi talaga siya pwedeng lapitan. Subukan mong hawakan ah. Ay, ayoko. So for sightseeing siya, okay, napakagandang pagmasdan sa mga mata kasi yun, kakaiba ang kulay. At yung disenyo ng bundok ay napakaganda, kakaiba rin, unique. Ayan. Kaya pala sa tinawag na Blue Lagoon kasi yung tubig, blue-green. Pero yun, may mga, ayun oh, may blue talaga siyang makikita doon oh. Dati raw kasi mga katambay, blue yung kulay niya. Blue-green pa rin. Blue-green, yun. Maganda, makikita nyo naman. Oo. Tayo lang ang pumunta dito. So, yun nga, maglaway ka kasi hindi ka pwedeng maligo. Ayan, for sightseeing, tourist attraction na masasabi kasi napakaaliwalas ng paligid. Kasi bundok ito. Ayan, marami pang mapunong kahoy. Okay, meron pa doon sa may tuktok. Punta pa tayo doon sa may tuktok doon. Tara dati at ilibot natin sila dito sa Blue Lagoon. Ayun, meron silang Tagalog, paalala. Paalalang pangkaligtasan. Delikado, delikado, bawal maligo. O, bawal. Tara doon tayo sa taas. Ah, medyo nag-enjoy natin yung asawa ko kaya ang ingay niya. Tara, tingnan pa natin doon. Nakat pa tayo sa taas. Marami, may mga nakatira dito. Yan, siguro yung mga nagbabantay. May mga sako doon. Hindi ko alam kung anong gusto mag-uwi tayo ng isa. Dahil yung mga bato-bato. Ulit kayo, hinungo kayo nga eh. Nung pumunta kami rito, yun nga, umakyat ako hanggang doon, sa taas. Nagpalipad tayo ng drone. May baong ka rito ng mga lulutuin. Pwede ka na magluto dyan. Yan, mga gilid-gilid dyan. Picnic. Dalin mo yung kaldero mo na mauling. Dala ka na rin ng pag-iawan. Yan. Kung pwede pang uminom ng tubig. Hindi alak, tubig. Yan. Ito, saba. Ayun, may lumalabas na tubig doon. Yan, may lumalabas na tubig doon eh, no? Kulay green. Pero makita mo yung sa mga gilid niya, may mga blue-blue. Dahil sa chemical yan. So, wala pa talagang naniningil sa baba. Wala pang tao, baka maaga tayo. So, may kita nyo nung nagpalipad tayo ng drone dito. Dami na mamasyal. Talagang panunurin mo lang talaga yung tubig, tapos picture. Yan. Ano yung tawag dumi? Sightseeing? Sightseeing. Pero magiging tourist attraction kasi nakakaiba ang kulay ng tubig. Saka yung bundok. Malamig. Kaya kita dyan. Pero doon niya tayo. Tapos bigla akong tinawag. Ako naman. Sabi niya.
picture lang natin siya. Yan, kita nyo yun. Bundok talaga siya. Bundok to na ako. Tulad nga yung kanina, ano, mining yung inukay siya. Tignan yung tubig mga katambay oh. Medyo para siyang crystal oh. Nakikita ba? Oo nga. Ayan oh. Ayan oh. Oh, ayan. Lumikislap. Para siyang crystal. Lakad pa tayo. Pero ito nakaka-relax, tahimik. Kasi nga nauna tayo kaya tahimik. may kaya pa? Oo. Kaya pa. Wala pang almusal yan. Pag nag-almusal yan, baka nakarating pa yan doon sa binakang dulo. Ngayon, tignan natin. Explore. Explore the woods. Explore the woods. Bawal lahat ang makip. Kaya nang ganyan, may mga kanibal dyan. Dito tayo sa taas eh. Tumang taas oh. Nakakalula. Hindi ko lang alam baka may pagdating pagbaba natin eh. Meron na yung nag-i-entrance doon. Babayad na tayo. Kita niya man, may daanan dyan sa gilid. Yan. Pag gusto mong umiikot papunta roon sa gilid doon, yun. Doon, hanggang doon. Kasi doon tayo nagparking, doon sa baba. Doon, sa baba niya. Yan. Kasi sa baba. Tara, kat pa tayo mga katambay. Tara, kat pa. Yan, may mga sango doon. Mga mais. Yung mais siya na galing dun. Yung mga bundok na yun kasi nagtatanim sila ng mga mais dito. Yung kasi ang ano lang ito. Hanap buhay, mais. Kalalaki ng mga bundok nila dito mga katambay na... Ha? Mag-ingat daw tayo. Baka biglang mag-isla mga gumuho. Yan, parang landslide na ito yun. Ha? Parang landslide area eh. Ah, tama yan. Hala. Huwag tayo makit dyan. Baka mamaya eh. Delikado. Ayan, makita mo naman kasi. No? Ayan, may butas. Ayan. Ayan, naglalandslide ka. Lumabag ka. Ayan, may tao. Lagi tignan mo itong mga kakaiba yung mga kawayan nila. Ay. Ha? Yung kawayan. May tao na yun. Tawa ba? May nakamoto. Pero hindi natin alam kung yan na ba yung maniningil. Ayun, nakatira rito. Pero siguro nakatira lang siya din. Hindi ko alam, baka yan na yung maniningil ng entrance o Bombay. May pinautang dito. Antay ka, kita mo nagbibideo pa ako eh. Mamaya magtatawa ka sa akin. Hello po, gandang umaga po. Umasa
Hala pa. Bisaya mo, mayong buntag. Alam mo yun ay maniningid. Hindi pala nakatera sila doon dyan. Marami rin kasi nakatera dito. Ha? Oh, may bahay dyan sa taas. Hindi mo nakita, may bahay dyan sa taas kanina. Doon, may bahay doon. Yung may tumatahol na aso. Ayan, ang bahay yan. Ha? Eh, sa atin naman, dami rin saging. Yan, medyo mainit na mga katambay. So, kaya nakikita mo na yung crystallized, ano. Tignan mo din pa may ano, ice. Tama yung ano, yung tubig. Maaga pa lang, pero init na. Ang oras natin ay 8:16. Anong oras? 8:16. Alas 8 na umaga. 8:16 na ng umaga. So, wala pa rin yung taga-singil nila dito ng entrance. So, malilibre yata tayo ngayon. Langoy ka na may. Maligo ka na. Pwede sana pumunta doon pero parang nakakatakot. Pwede naman dyan. Basta gusto mo lang pwede. Nakakatakot naman. May nakalagay na ang babala doon. Eh, pwede kang dumaan dyan. May gilid na yun. Yan, yung mga tambay pwede ka naman lumapit dyan. Tubig lang kasi ang may chemical. Ganda ng tubig yan. Oh. Wow na wow. Kakaiba. Unique. Kaya kayo mga taga Santiago dyan na mahilig sa mga travel adventure. Adventure na katulad ko. Kasi ako nag-travel vlog. Yan. Ilang beses na ako pantra. Pangalawa ko na to. Nag-request lang yung asawa ko. Tulad sinabi ko sa inyo kanina. Nag-request yung asawa ko dahil gusto niya makita itong lugar na to. Maganda dito. Ayan. Special care ito, mga katambay. Mga taga Santiago, mga taga San Man kayo. Maganda rito. May mga kambing doon. Kambing, may ari niya. May mga waiting shed. Yung mainit na. Pwede siguro, kaya mga pinasok yung mga yun dun sa may loob doon? Hinukay ngayon mami, mining na. Kaya nga, may pumasok doon sa loob? Kung papasok ka ngayon, di ikaw ang una ko naunahan siguro. Pinasok ba nila yung mga loob na yun? Binutas nila doon? Malamang. Binutas nila dyan, pinasok yan. Eh, may mga butas ay mga katambay, makita niyo yung mga butas. Kaya ngayon wala tayong mabibilan dahil wala pa sila ngayon. Pero malalagyan nila ng mga kahoy-kahoy dun para walang pwedeng lumapit. Oh, pinakang kwa niya, pinakang parang bakod niya. Oh, may harang. In English, fence. English sa era yan. Pero ano kay Angkwan, sino na nag-try na naghawak yan? Meron yung mga pumunta dati dito, yung pumunta kami noon ay. Oh, hinawakan nila? Meron, may bumaba pa nga dyan. Hinawakan nila? Medyo tumakas nga lang yung tubig dati, pababa yan. Kasi nga dahil wala namang ulan, nagbagyo. Nilagyan nila ng dragon po, takala ko kanyan kanina. Ayan yun, cactus. Dragon fruit yun. Yung parang pumutubo sa desert. Ayan ka tambay. Parang desert. Yan. Kung daw yan, cactus, sabi ng asawa ko. Dragon fruit yan. Maganda kasi yung pag lumaki, tapos nilagyan mo siya ng ano, yung gulong na may buhos na semento. Doon sila gagapang, tapos pag ano, oh, kaganda. Ito mga tindahan ko ito mga no? Tindahan yan, mga ano. Diyan nga kami bumili dati. Yan, mga tindahan yan, mga katambay. Ano, hindi?
pagsuutan mo. Ito yung mga reminder nila na bawal yan. Dangerous. Hmm. No picture taking. Bawal na picture. Ayun, dati may si Arcila doon. Ha? Ah? Si Ardon, sa ganyan. Oh, sige, wala naman yan dati. Bagong gawa lang yan. Walang si Ardon dati. Ihan doon. Siguro, hindi ko alam. May mga kambing. Ayan. Doon pwedeng pumunta doon. Saan pwede kang dumaan dyan? Dati nga pwede dyan. Mababa pa nga yung baba dyan dati. Ayan. Ito yung mga ano, taga-tinda nila muna ngayon. Ayan. Ayan. Mga kambing. Yung tayo rito mainit. Dami lang kambing dito. Init. Hmm. Pwede nga maligo dyan mga katambay eh. Tapos may cottage dito, tapos magtinda rin sila dito ng mga drinks, mga ganun. Tap dito, napakalamig pa ng hangin. Siyempre bundok nga, kaya yung alam yung hangin na fresh. Fresh, kami yung asawa ko oh. Parang siya na yung susunod na magtitinda rito. Bisita lang ako dito. Turista ako. Turista from Santiago City. Ganda o. Silong muna tayo rito at medyo may kainitan ng mga katambay. Ayan, may mga paalala rin doon. Bagong gawa lang itong mga kubo na to. Kasi nung last kami na pumunta rito eh, wala ito, itong kubo na to, wala pa to. Tsaka yun, wala yung mga yan. Pero itong bakod na to, nandito na to nung pumunta kami. Mabait yung mga tao rito. Pag dumaan ka nga dun sa ano, papunta rito, ganun sila ng ganun. Tango sila ng tango. Mabait sila rito. Ganda ng tubig. Interview mo ako. Yun na yan. Bagong gawang kubo lang yan. Ay, harap mo sa akin kasi interviewin mo ako. Bilang isang turista ko. Ano magtatabi ko dito sa Blue Lagoon? Interviewin mo ako. Sige, mamaya. Pakita ko muna sa kanila yung mga kwan. Yan, ito yung mga cottage na bagong gawa nila. Yan. Yan, pero yung mga kambing siguro hindi yan for sale. Mga ano rin yan, nainitan, katulad natin, sumilong. Ganda. Nakita nyo naman, oh. Mga ano lang yan, yung sinabi ko mga ilang taon pa yan, lalo na kung matatapos yung kwan, yung COVID, sabi nga nila, COVID-19. Pag natapos yun mga katambay, sisiguraduhin ko, daming tao rito. Develop na nila yung lugar eh. Kasi nung ano, yung entrance dito na 20 pesos, pag nagbayad ka ron, sasabihin na kaagad nila sa'yo na, Sir, may entrance po tayo rito pang... para po sa improvement nung kwan. Ganda naman yung purpose nila kasi pagagandahin pa nila. Kaya yung 20 pesos mo, may mararating. Yun ang sabi nila na 20 pesos, malayo ang mararating. Sana dito kung pwede maligo yun. Ligo kang ganyan, tapos kunin ka ng ano, sirena. Yung sirena ba yung tumutunog? Wing! Sirena. Eh, tayong turista eh. Sila yung mga tambay lang. Maganda. Kasi malamig ang simoy ng hangin. Dalisay. At... Dalisay. Probinsyano. Dalisay. Interviewin mo na ako. Dalisay, ano, probinsyano. Ayan. Anong masasabi mo, madam? Ano ba ang nararamdaman mo, madam? Bilang isang
turista at bilang first time ko naman dito, masasabi kong kamangha-mangha talaga ang Blue Lagoon ng Cordon Isabela. Naglolokon. Talagang ipopromote ko to kasi nga kakaiba, nakakabighani kasi ang kulay ng tubig, my first time na makita, makakita ng isang ganitong lagoon for 34 years of my existence. O, sabi, ganun pa eh. Ayan. Ganun yan eh, director tayo. May director. Tingnan nga natin. Ayan. Bigyan mo rin ako ng magandang shot sa iyong vlog. Hello. Ayan. Ayan. Diba? Na, nakakaubos ng ano na. Ngayon siya eh. Maubusan ko. Pero may mga consulate dito. Ano yung mga tanin na yun? Yung. Yung mga yan. Tanin? Nasaan? Tanim ba yun? Damo yan. Hindi mo nakita, patay na. Yung nabubuhay lang, yung mga nasa taas ay. Pero yun na sa may gilid ng tubig mga tambay, talaga namamatay sila. Kasi may ano nga, yung ano, chemical. Pag lumundag ka dyan, pag angat mo, buto ka na lang. Joke lang. Hindi naman siguro, baka magkaroon ka lang ng mga rashes, ganun. Allergy, ganun siguro. Hindi naman yung magiging buto ka na yun, asido. Murmur. Pero yun ang nakakaano, oh, yung may butas-butas doon, parang ano, gusto kong pasukin kung anong meron doon sa loob. Ay, pasukin mo ah. Pag di ka nakalabas, diyan ka natitira. Baka meron silang itinatagong kayamanan yung ni Yamashita. Yun, butas yun. May mga butas dyan. Baka may nakatagong yaman ni Yamashita. Meron naman. Biglang yaman. Oo. Diba? Di sana, hindi na sila naningil ng 20 pesos kung may yaman, may Yamashita dyan. May nakatagong, baka may nakatagong yung ano. Yun, may cottage pa rin, tataas. May mga nakatira din dito. Maging ano, maging alone, but not lonely. Pwede sila dito magmuni-muni. May mga nakatira din eh, no? Bahay ano. Oh. Yun. Pwedeng magmuni-muni, mag-self-reflect, mag-reflect. Mayroon kang ano ba, juwa ba? Me? Wow, in my juwa. Pwedeng mag-date, gano'n. Pwede naman pumuntang mag-isa. Ah, sige, sabi mo. Ayan. Pwede kang pumunta ditong mag-isa at magmuni-muni at isipin mo kung ano yung mga gusto mong gawin sa buhay. Kung magbibigtig ka, kung magbibigtig ka ba, ganun. Pero pwede rin sa mga mag-jowa. Me? Boyfriend, girlfriend. Or sa mag-asawa, kung gusto nilang magkaroon ng time para sa isa't isa, quality time. O pwede lang din ang family sa mga bata kasi nga gusto rin ng mga batang makita ito kasi nga kakaiba nga yung kulay at yung disenyo ng bundok ay kakaiba. Butin lang mga katambay, meron tayong kasamang medyo madaldal. Para kasi dati ang kasama ko rito yung matanda na si Tony Andres. Wala, tahimik yun eh, hindi magsasalita eh. Pagka kinausap mo yun, ngingiti lang, tatawa, gano'n. E ngayon, ako ang mahiyain yun mo. Eh. Ha? Kaya ayan, nakasama natin, yan, si ano yan. Ano yan, si Daldalita. Daldalita! Yan, sabi ko nga, magiging tourist attraction ito. Dahil sa kakaibang kulay ng tubig at disenyo ng bundok. Malamig ang simoy natin. Tayo nga lang muna tayo dito. Talaga medyo mainit na. Alas 8 na kasi. Oo nga. So, ang best time na pumunta dito sa umaga. Maganda rito. Pagpunta kayo mga katambay, agahan ninyo. Kung pwede, dito na kayo matulog. Sobrang aga. Pwede rin sa mga bikers.
Mga bikers. So, ha? Kasi mga bikers na yung mga katabi ko, saan-saan naman talaga nakakarating yan. Mga baka, rider. Baka mas una pa sila nakarating natin kaysa sa atin dito. Mas una pa sila nakarating kasi dito. Kasi nakaka-exercise ito ng legs, ng mga paa. Kasi sa susunod, instead ng motor ang gamitin natin, nag-bike na tayong dalawa. Kasi mas adventure, mas exciting. Sige, bikein mo, Santiago hanggang dito. Oo. Ako, katambay, magmumotor siya, magbisikleta. Pag di niya na kaya, dihilahin natin siya, di ba? Yan ang purpose ng motor natin. Ang hilahin siya pag pagod na siya. Yan. Sulit ang pagpunta. Kasi parang solong-solo mo. Nalala ko tambay nung nagpalipad tayo ng drone dito. Umatras yung drone ko hanggang doon, no. Doon. Mga puno na yan, hindi ko napansin. Munti ka na sumabit. Oh my God. Hindi ka nang nadali yung drone natin. Hindi ko napansin kasi ang init. Tinitignan ko yung cellphone at saka yung controller. Doon na punta. Ando na pala siya. Ay, naka-sport mode. Mabilis. Kaya nandun na siya. Oh. Munti ka nang tumama. Wala, na-share ko lang. Sulit ang pagpunta kasi nga ayan. Bago sa paningin. Ayan. Bago sa paningin? Oo. For sightseeing. Ay! Malaglag tayo. Matsambahan tayo ng chemical. Ay, mga travel vlog dyan na hindi pa nakapunta rito. Punta na kayo rito. Para makita ang kapatid. Para... i-promote natin, i-promote to para makita ang kagandahan ng Blue Lagoon, Cordon Isabela, Kakilingan. Hindi ko alam kung Kakilingan pa to kasi ano nang yung nadaanan namin doon kanina eh. Na? Ano nang. Pero kasi yung Kakilingan na sinasabi ko, yung doon sa may kanto mismo ng ano, yung school. Sa highway, galing ka sa highway, di ba? Kung galing ka sa Santiago, makikita mo yung Kakilingan Elementary School. Ang kanan ka ron, dire-diretso. Puro kanan na lahat, hindi ko na mabanggit kung saan. Tapos mababasa mo, ah. Welcome to Anunang, dire-diretso ka ulit, dire-diretso ka ulit, hanggang marating mo, Blue Lagoon. Ganon ka-exciting. Yung ano niya, yung crossing na ganon, papuntang Villamemban, ganyan. May makikita ka na na signage doon, yung signboard na Blue Lagoon, sabi niya may 700 araw. 700 meters. 700 meters yun, mga katambay. And then pagpasok may 300 meters away. Basta may mga ano siya, may mga signboard siya papunta rito. Kaya hindi naman kayo mahihirapang hanapin. Hindi ka mawawala. Hindi ka mahihirapang hanapin. So, kung hanap mo ay kakaibang ano? Kung hanap mo ay peaceful na pag-iisip, pumunta ka rito. Pero kung hanap mo sakit ng ulo, may jawa. Nakatanggal ng stress. Nakatanggal ng stress. Kasi nga yung sa tubig, very calm, peaceful talaga yung tubig. At yung bundok, yung mga punong kahoy na makikita sa paligid ay nakaka-relax. Relaxing po ito at nakakalma. Kumbaga, nakakalma ng utak, ng isip. So, pwede ka kanya, sabi ko kanina, pwede kang mag-reflect. Kung ano yung mga gusto mong tanggalin yung mga negative vibes. Pag may kaway ka sa bahay niya, punta ka rito. talong ka dyan. Hindi ka na nakita. Nakaka-relaxing. Tapos, parang talagang calming. Nakakakalma ng isip at ng katawan. Aray. Law na yan. Mas lalo sa mga mahilig sa mga tubig. Ayan, makikita mo yung kakaiba at yung bundok sa mga punong kahoy. Ito yung tinatawag nila sa mga gilid niya yung nature. Okay? So, ay napakaganda talaga na i-promote natin yung kagandahan ng ating, hindi lang ng lugar na ito, kundi ng ating bansa. Diba? Bansa, oh. Pag sure ay, bansa raw katambay, ah. Hindi ba pwedeng barrio muna? Barrio, barangay, probinsya. Ang probinsya ng Isabela. Diba? Cordon Isabela.
Kasi dito sa Isabela mga katambay, hindi naman sa sinasabi ko na marami pasyalan. Marami rin kasi rito mga pasyalan na katulad dito sa mga bundok-bundok kasi. Tapos mga poles, ganun. So, sana panoodin nyo yung mga videos natin mga katambay. Kasi hindi lang naman ito ang pupunta natin. Marami pa tayong mga poles, mga hidden beauty in the mountain. Sabi nga nila. Ayun, papasyalan natin lahat yung mga katambay. So, explore. Kaya laging panonood yung mga video natin para makikita ninyo kung gaano kaganda rin dito sa Isabela. Maraming magaganda rito mga katambay. Maraming magagandang lugar. Kahit sa naman, maraming magagandang lugar. Pero siyempre, basta sa Pilipinas. It's more fun in the Philippines, sabi nga nila. Tama ba, mame? Oo ah, ayun ako dyan. Siyempre naman. Tubig mo mga ram. Basta pag Pilipinas ang pinag-uusapan, number one, siyempre, pusong Pinoy to eh. Pagmamalaki. Be proud of being a Filipino and be proud of your own country, Philippines, sabi nga. Daldal na lang kami ng daldal dito kasi ang init na eh. Mm-hmm. Makaiikot eh. Doon sana sa kabila, pwede pang umiikot doon. Oh. Yan doon. Ito, delikado. So, delikado. Kailangan mo lang ano, magmasid at damdamin ang ang ano, sige, kaya mo yan. Kung ano ang inudulot ng nature sa'yo, parang ganon, di ba? Ang bundok at mga punong kahoy at ng tubig na kalmado. Ganda, sarap sanang maligo dyan kung ganyan sinasabi nilang classy. Kung pwede lang maligo dyan mga katambay, sa init ng panahon yun, kanina pa ako naligo. Liligo ko dyan yung labos-labos ba? Labos-labos. Ganda, ganda ng tubig. Nakaka-relax yan. Doon medyo may mababaw. May mga mababaw doon. Talagang kalmado. Lagun nga yan. Siyempre, hindi mo namang alon yan. Maganda siyang patignan. Pagmasdan. Kumbaga. Kumbaga, maisip mo na life is beautiful. Ajay ko. Ajay takong panag ka. Life is beautiful, so we have to enjoy. Live life to the fullest. Yun naman, isa sa mga paborito kong linya. Isa lang ang paborito kong linya eh. Ang daanan pa uwi. Gugutom na ako eh. Pahinga muna tayo rito. Kausapin muna natin yung mga kaibigan natin, kambing. Ano masasabi niya, mga kambing? Sila ngayon ang naka-duty. Ang dami nila ay mag-anak. Yan. Isang tribu. Antila rito. Sumilong na rin sila, nainita. Tribu. Ayun, may bagong pangalap pa lang. Ayan. Nararamdaman mo yung hangin. Simoy ng hangin, humahangin. Pwede pa sanang mag-explore dun sa loob ng bundok. Saan? Dun, sa woods. Into the woods. Subukan mo. Antayin kita rito. Para makita mo kung anong meron. May mga monkey ba? Oh, meron. Meron pang ano dyan eh. Meron pa dyan ahas. Dragon. Meron. Tapos ahas. Malamang may ahas dyan. Gubat yan eh. May ahas nga sa libro. Dyan pa kayo sa damuhan. O ba yung mga nakatago dun? Nakatira? Nakatagong kayamanan ni Yamashita na hindi pa natutuklasan, hindi pa nakikita. Diyan, dyan daw nakatago, sabi ng asawa ko. Ayan. Bumili ka sana ng ano natin, mami merienda. Wala pa kasi mga tao, wala pa nagtitinda. Tubig lang naman ang dala natin. Healthy living. Kaya tubig lang. Kasi dati dito, ang dami nagtitinda dyan sa paikot. Oh, yun naman ang sabi mo kahapon. Ayun, siyempre yun. Yun ang ina-expect ko, may mabibilan tayo rito. Eh, wala. Buti na lang pa nagdala ko ng tubig. Healthy living. Pero may nagtitinda rito mga dami. Makita nyo naman. Ito ang tiniupuan namin dito. Mga tindahan din dito. Ngayon lang talaga wala kasi nagbalik na naman yung mga lockdown sa lugar namin.
Tindahan niya mga yan. Tabi mong kwan, wala. Ngayon lang, itong araw lang siguro na to. Siyempre, hanggang katapusan lang na may lockdown dun sa amin. Pwede na naman lobas. Sigurado, dami na naman tao rito. Doon, itutok mo yan sa may tubig. Yan. Tambay. Agibis. Pero maganda magpam ito, magpa music, matinig. Pwede sumayaw ng TikTok. Mga bata. Grabe talaga dito, mapapatok-tok ka rin. Entertainment, entertaining sarili mo. Maganda sana kung meron kang mga kasama dito. Yun nga. Pumunta ka rito, ano, single, double, family, or barkada, pwede. Maganda rito pagpunta kami kasama kang mga kaibigan mo, ano. Barkada jam. Magja-jamming. Tapos may, ano, kaya konting inom-inom ba. Yun ang the best dun. Ang nagpapasarap ng kwentuhan ay ang inuman. Naman, ganda talaga. Ang ganda talaga. Ang ganda talaga. Kasi kakaiba. Ang ganda talaga. Yun ang masasabi mo. Pati yung kubo nila, ang ganda. Kasi nakasilong kami ngayon dito sa bagong gawa nilang kubo. Yan, kubo nila. Sana umakyat doon mga katambay yung asan na yan, kita ba? Ayun, yan, yung tuktok na yan oh. Magandang magkano doon, umakyat kaso parang wala namang daanan papunta ron, kaya doon din na tayo makakakit ang daanan nakapag ka na umakyat doon dito lang tayo, baka mamaya malaglag pa tayo doon. Stay safe, sabi nga nila, stay safe. Laging safety. Tahimik na yung asawa ko. Natuyuan na siguro ng tubig sa lalamunan niya. Ikot-ikot tayo. Ayan. Paalala nila yan. Mga reminder nila na paalalang pangkaligtasan. Delikado dito, bawal maligo at bawal magpicture. Bawal din pala magpicture. Eh nagbibideo naman tayo so okay lang. Picture lang ang bawal. Yan. Yung safety reminder nila. Nung pumunta kami rito, katuloy yung sinabi ko sa'yo kanina, dito may entrance dito. Nandiyan, yan. Na kami nagbabayad ng entrance noon, 20 pesos. Para daw sa improvement ng lugar. Mga panggastos nila, syempre, kung kukunin mo ito sa sarili mong bulsa, maayos mo. Syempre, yung mga pumapasyal. Yung mga nagbabayad ng 20 dyan, huwag kayong manghinayang. Malaki may tutulong dito sa Blue Lagoon. Para gumanda yung lugar. Pwede, dumang ka ron no, sa kabila. Ikot tayo ron katambay sa mga sa kabila doon. Subukan natin pumunta. Wala? Makatawid ka nga rin, may tubig. Ay, oo.
Tumaas kasi yung tubig, no? Tumaas. Dati kasi mababa lang yung tubig. Ngayon medyo tumaas yung tubig. Hindi ka makatawid doon. Malaglag ka dyan. Malaya pa uwi namin. Santiago pa. Yan yung ano, yan siguro yung gate ng mining ay. Na. Parang tunnel eh, no. Pero kasi doon matambay yan, no. Masa naman. Ay, oo, tumas yung tubig dito. O, pero may daanan sila, o. Tumas yung tubig dito eh. Kasi dati mababaw lang. Pakita ko sa inyo yung parang ano, barang gate siguro to nung mining ha, pinagdadaanan siguro nila. Ayan. Pero may bakod siya. Parang natabunan na, hindi ko alam. Ayan. Ayan siguro yung daanan yung papunta niya sa mga... Ha? Malinis. Malinis ba? Ito, may daanan siya lang dito papunta doon sana sa kabila. Oo. Tawid ka. Ha? Tawid ka, tapos mabagsak ka dyan. Oh. Hmm? Yan, mga katambay. Yan, yan yung, hindi mo makatapak dyan, may tubig. Hindi tayo makakapunta. Doon. Doon sana tayo pupunta doon sa kabila. Nakita mo, may amoy. Para maikutan, no? Hmm. Pupunta sana tayo doon, oh. Kaso wala, ito may daanan, wala. Tumakas yung tubig, hindi pwede. Pero may bahay po, may tubo doon na ginagawa. Tanggal ka ng sapatos mo, pwede naman. Tunnel siguro yan na pasukan nila dun para baka di natin alam baka may hukay yan dyan sa pero di tayo pwede pasok dyan baka nandyan yung hinahanap namin. Sabi ng asawa ko na Yamasita yan, nandyan siguro kunin mo namin babatuhin nila tayo dito ng mais pagka nadala mo yung Yamasita rito. Paalala rin sila rito na no face mask, no entry. Parking area. Yeah. Paalala sila dito. Parking area, malaki yung parking area nila dito. Pwede yung mga four wheels. Yung mga four wheels, ganun. May dump truck ka. Trailer, yan. Pwede rin dyan. Trip by trip lang yan kung ano gusto mong daling service. Kasi malawak yung parkingan nila, pwede lahat. Sa mga nagbabalak magpakasal, pwedeng mag-pren up dito. Ay, nako. Kumuha ng pren up. Ay, nako. Talaga naman. Pupunta kayo ng bundok. Pwede naman, trip by trip. Oo. Yeah. Pren up. Mainit. Nana, bilad na yung motor natin, mga katambay. Ngayon yung tubig na yung mabibilad yan dyan. Ayan yan, cottage sa taas. May cottage din sa taas. Ayan. Ayan, cottage ano. Cottage pa yun, ayan, nasa taas. Manda dyan, kasi pag uminom ka dyan, overlooking. Nagluto ka dyan, overlooking. Siguro mga ano, ganyan lang. Ano na sa kababa. Cottage yun. May cottage sa taas. Overlooking. Susunod na bumalik tayo dito ano pagka wala nang pandemya. Hindi natin doon mag- kakadadaan. Ay magdanan. Susunod na balik natin dito mga katambay pagka hindi na siya pandemic at tapos na tong COVID na. Papasyal ulit tayo rito. Kasi maganda talaga siya. Babaon tayo rito ng mga kuan. Mga iihawi natin ng mga isda, ganun. Carne, karning baboy. Darito, tapos medyo, ano, baka pwede rin uminom dito.
Ayan, asawa ko na una na siya. Yan. Gano'n naman siya. Yan. Yan. May... kailangan tignan mo yung dinadaan mo pag nalusot ka rito eh. Dito sa taas. Tingnan mo din maganda ang kanya. View. Uy, maganda rin dito mga katambay. Kaya sabi ko sa iyo, sa inyo, ilang taon pa to, babalik ulit tayo rito. So, hindi lang itong last na punta natin dito. Babalik tayo rito pagtapos na yung pandemic mga katambay. Magdadala tayo rito ng mga kwan. Isda, gano'n, mga pipirituin natin, mga iiyawin. Maganda rito. Napaka ano kasi, relaxing siya. So sana nagustuhan nyo ang video natin mga katambay. Katulad sinabi ko sa inyo, hindi ito ang huling punta natin dito at hindi rin ito yung una na pumunta tayo rito. At marami pa tayong lugar na pupuntahan. Thank you. Sa'yo mga katambay. Yun nga. So, marami pa tayong pupuntahan ng mga lugar mga katambay. So, bye bye. Sana magustuhan nyo itong video na ito. Picture mo ako dito.